magandang gabi sa higit 1.4 million members ng GSIS. At syempre, sa kasama ko ngayong gabi, as usual, magandang gabi, Bo. Good evening, Vivi March. And kasama rin po ang higit sa 300,000 pensioners, pati na sa mga surfers na nakatutok ngayon sa atin via live stream sa www.ptv.ph. Pwede nyo rin pong i-check at i-like ang ating Facebook fan page. Alam mo, Bo, napakaganda ng topic natin ngayong gabi. Yes. Diba, every time na nag-a-apply tayo, kailangan natin ng mga anumang legal na dokumento, napakahirap talaga ang pumila, mag-fill out ng form, maghintay ng pagkatagal-dagal bago pa makuha yung hinahangad talaga nating isang pirasong papel. Yes, no? Kasama na po riyan ang ginugugol na oras, of course, pera, pawis at pagod. Tapos i-times 10 to 20 pa yan. Kung yung dami. Yes, oh. Depende sa dami ng mga dokumentong kailangan. No? Nakakapagod talaga. Oo, kaya nga po minabuti ng aming governing board na bilang bahagi ng pagbibigay, di ba, mantra natin yan, pagbibigay ng isang responsibong serbisyo para sa aming mga miyembro at pensyonado, binawasan na po ang mga documentary requirement para sa social insurance benefits at iba pang claims and transactions. Yes, kailangan po nating tutukan ang episode na ito para malaman kung paano mapapabilis ang approval ng anumang claims at benefits mula sa inyong pension fund. Pero bago po natin umpisan ito, narito muna ang ilang pinakahuling ulat mula sa GSIS. Opisyal nang binuksan na mas pinagandang pasilidad para sa mga miyembro at pensioners sa ikalawang palapag ng GSIS office sa lungsod ng Pasay. Ito ay matapos pasinayaan kamakailan ni mismong Senate President Franklin Drilon ang nasabing lugar na naglalaan ng pensioners lounge, e-card, servicing area at GWAPS kiosk at ATM center. Kasama sa pagbubukas ng pasilidad sila Board of Trustees Chairman Daniel Lacson Jr., President at General Manager Robert Vergara, Trustees Mario Aguha, Romeo Alip, Karina Constantino David, Elisea Gozun at Roman Felipe Reyes. Naroon din ang mga opisyalis ng Philippine Government Retirees Association, Authorized Agency Officers Club, Association of Liaison Officers in GSIS, Philippine Government Employees Association at mga kinatawa ng mga servicing banks ng GSIS. Muling nakabenta ng lupain ng GSIS sa Matina, Davao City sa Office of the Ombudsman. Ang dalawang property na may pinag-isang sukat na 2,798 square meters ay nabili sa halagang 35 milyong piso. Tinanggap ni GSIS President and General Manager Robert Vergara ang cheque bilang kabayaran mula kay Ombudsman Conchita Carpio Morales sa presensya ni Deputy Ombudsman for Luzon na si Gerard Mosquera at Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Ang pagbebenta ng mga ari-arian ng pension fund ay bahagi ng asset disposal program nito upang lalong mapalago ang katayuang pinansyal nito. Yan po ang kabuuan ng mga pinakamaiinit na balita mula sa inyong pension fund. Abangan po ang mga pagbabago sa mga documentary requirements na kailangang isumite para sa mabilis na pagpo-process ng inyong mga benepisyo at claims sa pagbabalik ng GSIS Members Hour. Dati-rati, napakaraming papeles ang kailangan isumite sa anumang institusyon. Mula sa paghahanap ng trabaho hanggang sa mismong pagre-retiro na sadya namang nakakapagod sa mga empleyado. Pero ngayon sa GSIS, mag-iiba na ang lahat ng ito. Bakit? Panoorin niyo po ito. Death claim o accidental benefit? 13. Retirement benefit? 6. Survivor benefit for married member? 13. Survivorship benefit for single member? 11. Ilan lamang ito sa mga benepisyo na natatanggap ng mga miyembro at pensyonado. Pero bago pa man makuha ang mga ito, katakot-takot na dokumento ang kailangang isumite sa pension fund. Pero sa pamamagitan ng Office Order 223-14, napakalaki ng ibinawas ng liderato ng GSIS sa mga documentary requirements. Ang dating 13 papeles para sa death claim or accidental benefit ay 9 na lamang. Ang dating 6 para sa retirement benefit ay 2 hanggang 3 na lamang.
at ang dating 11 hanggang 13 para sa survivorship benefit ay 7 hanggang 9 na lamang. Dahil dito, inaasahang malaki ang matitipid ng GSIS sa gasto sa mga papeles at oras sa pagpoproseso. At mas malaki ang ginhawang may dudulot ng mga miyembro, pensyonado at mga kamag-anak nito sa pag-file ng kanilang claims at benefits. Ngayong gabi, makakasama po natin ang OIC Manager ng Pasig Extension Office. Walang iba kundi si Mr. Noel Alvarez. Good evening and welcome to the show, Noel. Good evening, Manager Bo. Good evening, VP Marge. Noel. So good evening din po sa mga tumatangkilik ng GSIS members are sa ating mga members and pensioners. Ayan, lalong-lalo na yung mga taga-Pasig. Ito po ang aming manager ngayon, OIC Manager. Ano siya, tawag dito? Kayod, no? Manila, Pasay, tapos punta pa sa Pasig. Okay, napakaganda, ganay ng sinabi ko kanina, no? Napaka-topical kasi nga at relevant dahil ang ganda ng bagong development na to, no? Noel, ang unang tanong, alam natin na syempre gusto natin mapabilis yung pag-apply, no, ng mga claims and transactions ng ating mga miyembro. Bigyan mo nga kami ng idea, gano'ng ba kadami talaga? Can you quantify yung mga documentary requirement na kailangang isumite sa pag-a-apply ng mga benefit claims and transactions? So dati po, meron tayong mga documents na sa isang claim, we need 15 documents. Huh? For them to accomplish or properly filled out yung mga applications na yun or yung mga documents na yun. Mm-mm. Yun po, depende po sa mga transactions. Yun po, yung 15 na yun is for those availing or claiming for the survivorship benefit. Yun na yung pinakamarami natin. Apo, sa survivorship benefit po, yun po yung pinakamarami nating hinihingi. So, sa iba naman po, may dati humingi lang tayo ng sa retirement, dati 4 ng sa life claim, 5. Mm-hmm. So, yun po yung mga bago po itong office order na to, ito pong topic natin na to, yun po ang ganun kadami ang hinihingi natin. Na-mention mo kanina na umaabot sa up to 15 ang required documents. Okay. Bakit nga ba nung bago tayo nagkaroon ng changes ngayon, ano? Bakit ganun karami ang documents? Ano bang posibleng dahilan nito? Kasi po dati, required po tayo to get clearances from other offices. So like po, clearance from the Office of the Ombudsman, clearance from the Civil Service Commission, clearance from the Office of the President if you are a presidential appointee. Mm. So meron pa rin po tayo mga dati mga service record na hinihingi. Mm-mm. Kasi yan po ay basihan dati ng paano natin babayaran ang mga tamang benefit yung service record. Mm-hmm. Pero ito nga po sa bagong office order atin pong didiscussin na mababawasan na po yung mga hinihingi natin na mga documents. Mm-hmm. Which leads me to the next question, no, Bo. So paano, well, gaano mag-compare na tayo para mas ma-appreciate ng ating mga viewers na halimbawa dun sa survivorship pension dati 15 documentary requirements. Ngayon ilan na? 8 na lang po ngayon. More so down to 15 down to 8 requirements po. Ano pa yung mga dramatic yung reduction? Ang life claim po natin, dating 5 naging 1 na lang. Just simply the application form. Ay, okay. Tapos yung application form naman, madadownload nila, no? Yes po, downloadable po yan sa... Ano-ano pa yung mga major natin na mga transactions and how would they compare dun sa previews, dun sa streamlined nating requirements ngayon? So sa atin pong, yun nga po, nabanggit ko, retirement, meron po tayong retirement and separation benefit. Dati po, 4 yan. Ngayon po, 2 na lang. So, and other forms, other claims such as retirement, separation, disability, life claim, survivorship, pre-need claim, easy employees compensation. Mm-mm. Yan. Yan po yung mga, may mga iba't iba pong ibinaba na dati po mas madami, ngayon pinakonti na lang. Mm-mm. At not defeating the purpose. Oo. So, same purpose po pero hindi ganun kadami yung kailangang isumite ng ating mga members and pensioners. Mm-hmm. Maikwento ko lang, no, kasi naalala ko, merong isang meeting si PGM Vergara, sabi niya,
merong mga miyembro na nagsasubmit na nga ng kanilang UMID natin, ano, yung UMID e-card, pero hinahanapan pa ng another form of identification. So sinasabi niya, eh meron na ngang UMID, bakit pa tayo hihingi na ng, oo, atin na yun, and government-wide na, diba? So sabi niya, ba't hihingi ka pa ng ano, another ID? So I think ito yung isa sa mga trigger no ng development na to. Kaya talagang tinignan natin, well, ito ba nakalagay na sa Citizens Charter natin? Yung streamlined. Ayan. Sige, no? So, ano bang... Ako kasi pag nag-a-apply, yung mahirap yung birth certificate. Ayun, parang sa tingin mo kasi siya yung pinaka-exposed among us sa frontline, ano, well, in your experience, ano yung pinaka-nireklamo ng ating mga stakeholders na ang hirap-hirap kunin itong papel na to among the documentary requirements na natanggal sa bagong ano natin, office order na yan? Siguro po ito po yung mga clearances po kasi dati nga po, pumupunta pa tayo sa ibang mga agencies. Mm-mm. Like the Office of the Ombudsman, uh-oh, Office of the Civil Service, wherein alam naman po natin ang dami nagre-retire. So sa dami rin po ng mga kumukuha dyan, pipila ka rin po para po makuha mo po yung mga forms na yon. So depende po, siyempre mabilis din naman po yung processing nila. Pero yun nga po sa volume po, doon din po tayo siguro nakakaroon ng bottleneck sa sa pagkuha po niyan. So, means ang isa pa po is yung sa mga one-time payment po na tinatawag natin. Meron po tayong dati NSO ang hinihingi natin. So, ngayon po, even LCR po, pwede na yung local civil register natin. Mm-hmm. So, yun po yung mga ilan po dun sa mga nakabawas ng kumbaga ng oras din para po sa ating mga members and pensioners, para po sa mga claimants po natin, para maka-avail po ng benefits. So, anong claims yung affected nito na from NSO to LCR na lang na requirement? Ito po yung dun sa mga, regarding po dun sa mga death claim po. Borean. Yung Borean funeral benefit. So po yung po, halimbawa, one-time kasi, payment naman po yung especially so, kasi ako recently experience ko yung NSO copy natin pag sa death, hindi yan immediately available eh. Takes a while. So, LCR pwede na. Apo. At saka napakaganda rin po ng purpose na yan kasi kagaya po nang sa pensioner. So, halimbawa po, namatay po yung pensioner natin. So, alam naman po natin na dapat po pag patay na, hindi na siya tatanggap ng pension. Oo. Kasi, dapat maitag agad po natin yung record natin. So, with that na makapag-inform agad sila sa atin ng the death of the pensioner, we will eventually tag agad po yung record para po yung next month na the following month nung namatay siya, hindi na po siya tatanggap. And that will help din po yung mga legal heirs natin or yung mga survivors po niya na hindi na mabawasan pa ng benefit doon sa tinatawag nating survivorship pension. Kasi once po na may excess pension po na tinatawag, binabawas naman po natin yan doon sa ibang benefit. Hindi hilaan eh, no? Opo. So, that is part of properly tag agad natin ng isang record with the yung po pag acceptable na ngayon yung LCR. Ate, so halimbawa yung mga hinihingi natin na clearances before, wala na yon. Apo, meron na, ang ito po, pinaltan po natin kagaya po sa retirement claim or separation. Kailangan po natin dati is application form, clearance from the Office of the Ombudsman, clearance from the Civil Service Commission, and clearance from the Office of the President if you are a presidential appointee. Now, as I mentioned, two na lang po yung application documentary requirements natin, which is one is the application form, duly filled out application form, and the declaration of pendency and non-pendency of case. Ayun. So which is that form to be submitted before e-crediting of claims. So as I mentioned of claims, when you remember last October, we have that project of e-crediting of claims wherein bago po natin i-credit yung claim o yung proceeds ng kanyang retirement, ay atin po siyang hihingan ng
declaration of pendency and non-pendency of case. Okay. So, siguro, yun na po yung pumalit doon sa mga clearances. Kasi parang napakabigat na requirement yung clearances na hinihingi. Mm-hmm. With this declaration, pwede bang ipaliwanag natin kung ano ang napapaloob dito sa declaration natin na to? Mm-hmm. So, halimbawa lang, may case ako pero wala pang desisyon. Ibig ba sabihin naka-hold ang benefit ko? Apo, bali, ganito po. Sa atin po sa declaration of pendency and non-pendency of case, mm-hmm. So, naka-oath ka po doon na ikaw ay may pending or no pending case. Okay. So, ito po ay, kung may pending case ka po, nilalagay kung saan pong court ina-administer yung kaso. Mm-hmm. At napakaganda siyempre kung nakalagay doon no pending case. Mm-hmm. Kasi ito ay madaling may process. So, dire-diretso. So ito po ay under oath po ito. Mm-hmm. By you should be signed and sworn mo to sa so very harap truthful ng notary dapat public ang ano natin declaration or the administrating officer. Oo. So yun po kailangan po yan. And syempre po pag po may pending case, oo, nagkakaroon po ng delay on the processing of the benefit po. So again, minention niya kanina na pumapasok lang to ng yung declaration at the point in time na ready na for e-crediting, yes, yung benefit. So meaning the moment na mag-submit tayo ng mga regular requirements, pina-process pa rin. Pina-process so, naka-process na, naka-pre-process na siya. Ang impact nito sa ating miyembro na merong i-declare na may, oops, may pending case ako, paano mangyayari ngayon sa kanyang benefits? Oo. So, yun po, para po, ayan ay, kaya natin po pinapa-file na agad kasi una po, kailangan natin din sumunod dun sa, i-await natin, avoid natin yung tinatawag nating prescriptive period. Mm-hmm. So, siyempre, i-file mo na agad upon separation or retirement. Okay. So, actually, sa retirement, walang prescription. So, we have yung separation, may prescription yan po. So, dapat i-file mo. So, anyway po, pagkaroon naman po ng nakita namin na meron kang pending case, ito po ay amin pong dinidelay or hindi muna po namin yan i-credit. Mm-hmm. So, we will wait for the decision. So, ngayon po, meron din naman po tayong time frame dyan. So, dapat po, ino-notify din natin yung agency bakit hanggang sa ngayon o lumampas na yung time frame natin na dapat na-solve na sana yung kaso. So, ini-inform po natin yung agency or yung court na kailangan pong ano po yung reason bakit po hindi pa na so-solve yung case, so, para po magkaroon naman po tayo ng updates dun sa case na meron siya. Oh, so in effect, parang mismong GSIS nagfa-follow up either sa ahensya or sa korte for the release, for the decision. Actually po, dahil naka-pending din yung release natin. Actually, ngayon po yung ating ginagawa. Pero meron po tayong portion kasi doon na agency na yung magpa-follow up nung dapat magbibigay din ng update sa atin, magpa-follow up kung ano yung nangyari dun sa case. So, may mga later po, may mga changes din po dun sa declaration na dun sa sinasabi kong declaration of pendency and non-pendency of case. Mm-hmm. So, may isang portion po kasi doon na sa halip na word na GSS, it should be the agency. The agency. Ayun. So, basta ang material ano dyan, kailangan ma-resolve muna. May decision, may verdict na doon sa kaso nung magre-retire na member natin, ano? Bago natin ma-i-credit yung kanyang claims. So, dapat, kumbaga, sa atin pong ano, is cleared po dapat talaga na para we i-credit the proceeds ng sa tama pong ano. Mm-mm. Kasi mayroong mga kaso na without recourse to benefits, di ba? Yung mga ganun. Ano po. Okay, so yan po ang pinag-uusapan namin ngayong gabi. Ang topic po namin yung pagbabawa sa mga requisitos, mga documentary requirement na kailangang isumite ng aming mga miyembro at pensyonado sa kanilang pag-a-apply po ng kanilang claims and transaction. At kasama po namin nagpapaliwanag hinggil dito
si OIC Manager ng aming Pasig Extension Office, si Manager Noel Alvarez. Magbabalik po kami ni Bo, huwag po kayong aalis. Nagbabalik po ang GSIS Members Hour. Kasama po namin, nagpapaliwanag tungkol dun sa bagong development na pagbabawas ng mga documentary requirements sa mga claim and transaction ng aming mga stakeholder. Walang iba ang aming suki dito ni Bo sa GMH, si OIC Manager Noel Alvarez ng Pasig Extension Office. No? Siyempre, yung unang-unang starting point dyan, di ba, Noel, yung pagsasubmit ng application form. No? Gaano ba ka-accessible yung form natin? At ano yung mga, saan nila pwedeng kunin ito? Actually, BP March, napakadali pong kuhanin ng ating mga application forms. So, una po sa atin pong mga bawat opisina, sa atin pong mga branches. So, meron po tayong lugar sa bawat offices natin, branches natin, na isang tinatawag nating frontline, wherein nadun po yung mga lahat po ng mga forms na kailangan natin. Mm-hmm. So, napakadali po nitong i-access. Una din po, ito po ay na-access po through our website. So, wherein mag-log on lang po kayo sa www.gsis.gov.ph at meron lang po doon isang icon na find a form. Okay. And just click that. Then, the forms na kailangan nyo po ay lalabas doon and you just click the download. Then, you have the form. Ayun. Yung mga forms ba natin, Noel, ano siya, user-friendly? Friendly ba to for the pensioners? Minsan, hirap na magbasa. Minsan, naliliit ng font kasi. And in case na tumungo sila sa ating mga tanggapan, meron ba tayong employees na naka-assign para mag-assist sa kanila sa pag-fill out ng ating forms? Opo. Una po, yung form po natin, with this office order po, ikailangan din po nating itama or i-revise yung kumbaga, iakma po natin sa ating bagong office order yung atin pong mga forms. So, ito po ay medyo pinalaki ng konti yung font. Kasi po para, at ang mga portions po doon, napakaliwanag po na, na madali mong ilalagay yung tamang information. Meron lang po kayong checkan. Yung iba po, yung mga pangalan, siyempre susulat po natin. Pero mga ibang options po doon, you just check. Meron po tayong mga checkbox po doon. So marami pong mga pagbabago. At saka po yun pong sa atin po pag nandito po sa office natin, magtanong lang po kayo, may mag-a-assist po sa inyo. Minsan kasi nakakaawa yung nag-fill out sila, nag-submit sila, only to find out, kulang-kulang pala yung pagkaka-fill out nila. So, hindi na naman aandar sa papel. By the time na makontak sila to inform them na, oops, kulang ang pagkaka-fill out nyo, nag-lapse na ang ilang araw, minsan baka linggo pa yan kung marami. Oo, at saka, ang importante sa lahat, dapat wala akong bayad. Yun dapat i-emphasize natin. Ano? May mga enterprising dyan na nagbebenta ng GSIS form, nagsisirox at ibibenta. So, libre po ang lahat ng application form sa GSIS. Anumang transaction ito, gaya nga ng nasabi ni Noel kanina, pwede nga pong i-download, i-print ninyo kung meron kayong printer. At libre po ito sa lahat po ng mga frontlines areas, ay nakakalat po at pwede po kayong kumuha ng form na walang bayad. So, tandaan po ninyo yan. Huwag po kayong maniwala dun sa mga merong nag-aalok na, piso-piso, bawat form. Hindi po totoo yun. Dahil nangyayari yan, I think, sa Region 3, yung housing form application for the restructuring, nagpa-xerox at nagpamudmud dun, pero naningil naman pala. So, yan po yung mga warning, mga reminder na libre po ang lahat ng GSIS forms. Okay. Kanina nabanggit mo, Bo, yung birth certificate, diba? Yes. Kasi kahit ako nagkaroon ako ng problema sa pagkuha ng birth certificate ko. Ano pa ba yung mga requirement? Meron pa ba tayong mga requirement na medyo complicated yung pagkuha? Yung mga court order, kailan ba natin kumuha nun? Opo, may mga claims po tayo na kailangan ng affidavit, ng court order. So ito po ay yung pag po namatay po yung parent po, tapos wala na pong mag-guardian sa kanya. So, alam ba, yung child, yung naiwan pong bata ay incapacitated, alam ba, or minor.
So, kailangan po natin dito ng court order on the guardianship. Or, yun naman po, meron pa iba tayong option. Just yung mga affidavit na certified po ng ating DSWD or yung atin pong tinatawag na barangay certificate. Mm-hmm. So, meron po din tayo sa part na yan na medyo mahirap pong kumuha ng court order pero may mga or po tayo. Or, mm-hmm. May alternative. Or meron tayong court order or affidavit of guardianship. So, titignan nila kung ano yung option na, na mas madali. Oh. May mga ano din po. So, napakaganda nga po itong bagong office order natin na to. Talaga so, napapagaan ano, for our members. Sa aspeto naman ng survivorship benefits, especially kung ang ating member or pensioner ay walang mga primary beneficiaries, maliban sa kanyang mga magulang, paano kung ipinanganak ang parents niya during World War II at wala na silang maiproduce na mga birth certificates? Ano yung pinakamagandang gawin sa mga cases na ganito? So, ito po, dapat po talaga birth certificate yung mga kailangan natin. So, doon po naman sa mga parents na born on or during the 1945 po. So, yun po yung pinaka year natin, cut off year, 1945. Mm-hmm. So, pwede na po yung two valid IDs na meron pong government-issued IDs po na meron pong date of birth and signature po nung claimant or nung parent. So, not necessary, hindi na po natin kailangan kumuha ng birth certificate kasi baka po yan nasunog na kasi nasunog na nung World War II. So, ano tong usual, pwede ba nating enumerate? Kasi I know for a fact na especially ang mga oldies natin, hindi yan lahat may driver's license. So, ano-ano yung mga pwede nating government-issued IDs na acceptable sa atin? So, yung pong ating tinatawag na voter's ID. Ayun, so, kasi sigurado naman po yung lalo na po yung ating mga magulang na mga yan po talagang kahit po may edad na talagang gusto pa rin bumoto. Sagrado sa kanila yung boto nila. Talagang kukuha yan, ano? Yung barangay, kung mayroon pong barangay issued ID, ang ano, pwede na rin po yan. So marami na po tayong mga ibang IDs na pwedeng i-submit. Pero ang tanong ko naman, paano yun? Halimbawa ako, magsasubmit ako pa isa-isa. Sabi ko, well, i-process nyo na, kulang lang ako ng isang requirement. Ginagawa ba natin yun? Hindi po. Lagi po tayong kompleto. So, ang hindi nga lang po natin nire-require, kagaya po nabanggit ko kanina, is yung declaration of pendency and non-pendency during the application. So, hindi na po na, during the time na mapunta ka sa GSIS, hindi mo muna yung isa-submit. So, pero that is a requirement. Yes. Aandar ang processing mo even without the declaration. Pero hindi po mako-completely process. Or ma-credit. Opo. Kasi po, we need to ask them the declaration of pendency and non-pendency before e-crediting. So, importante siya yung timing niya ng before e-crediting or could they submit that along with all the other requirements? Kung ready na siya, wala naman ako talagang pending case eh. Pwede ba yon o yung timing crucial ba siya? Talaga pong dapat it should be submitted before. Just before the e-crediting. Kasi pwede pang may mangyari during that period. Pero yung agency naman magsasubmit, di ba? Sino ba magsa-certify na walang pendency? Yun pong head ng agency nila. Head ng agency. Or it could be under oath po sa notary public. Kailan nag-umpisa yung kailan na natin siya pinapatupad yung list number of documentary requirements? So ito po ay based nga po dun sa office order 223-14 po natin. Mm-hmm. So which is just recently po yan pinatutupad. Mm-mm. At saka makikita naman to, no? I think inumpisahan na ba natin, Bo, yung pagpapalit ng ating sa Citizens Charter? Kasi, di ba, pag pumasok sila sa anumang building ng GSIS branch, ay makikita po ninyo yung pagkalaki-laki naming tarpaulin at nakalagay po doon dahil yan po ay required ng Civil Service Commission, yung tinatawag naming Citizens Charter. At doon po makikita ninyo ilang araw dapat maiprocess yung inyong claim, sino yung opisina na responsable, at ano-ano yung mga documentary requirements. Okay, makikita. Ganun din po nabanggit niyo po, BP March, kasi po,
Yun pong ating forms din po, sabi ko nga, iaakma po din natin dito sa bagong office order. So, yun pong nabanggit ko na i-download po, pwedeng i-download sa atin pong website. So, sa ngayon po, babaguhin pa po natin yung mga existing forms na doon. Oo. So, later po, when all forms are na doon na po sa website natin, makikita nyo naman po doon sa ating mga members po, yun pong ating website, meron pong date column po doon kung kailan po last updated po yung form. Okay. Isa kasi po, we have to let them know na itong forms na to, ito yung mga bago. Current. Kasi current forms, kasi ito yung may mga date column po. Dahil po, retirement benefit, may column po doon na date kung kailan po yun effective. Mm-hmm. So, wherein, sa ngayon po, yung pong mga old forms pa makikita nyo. Pero later po, you will know. Very soon, ilalagay po natin yung mga bagong forms. Na super user-friendly. Kanina, I tried to look at the form. Uy, nababasa ko without my glasses. Kasi yun yung mahirap minsan, especially expectedly na ang ating mga magpe-pension or pa-retire na, medyo may edad na to. Opo. So, I think it's very important na ma-address yung issue ng size ng font. Dapat yata big, bold. At saka nga po dati, isusulat mo pa yung option mo. Oo. So, halimbawa, you are retiring under clasp, you up to the 50-50. So, or 3 years to pay yung loan mo, yung restructured loan mo. So ngayon, you just tick 50-50, you just tick po yung 3 years. Oo. So, tick na lang ng tick. So, doon na lahat. At napakaganda po nito, doon sa form po natin, meron na po doong mga portions na kailangan mong sinasabi sa iyo na you are to undertake submission. Kagaya mo ba po, di ba, sa application form, pipilapan mo siya. Mm-hmm. So, meron isang portion doon, di ba, kailangan natin ng declaration of pendency and non-pendency of case. May isa pong portion doon na i-declare mo, I undertake to submit declaration. Kung baga nagko-commit ka na. Na alam mo na may isa-submit ka pang form. Ayun. And at the same time po, meron pa rin po tayong ilalagay na sa options po kasi, di ba, minsan kine-check mo lang. Eh, pag nagkamali ka ng check. Tapos, kailangan, sasabihin mo, hindi naman yan yung option ko eh. So, ang gagawin po natin, lalagyan na po natin isang portion doon to affix na, this is to confirm, parang you are to confirm that this option, ito talaga yung choice mo. Noel, doon sa declaration na yun, okay, nagpirma ka lang undertaking na nagko-commit ka. Eh, paano kung nakalimutan mo? Kasi hindi naman siya isinabay. Alam mo, nag-file ka na ng claim mo, no? Ng retirement mo, ng ganun. Oh, kailan mo, who would remind you na, oops, required ka na, kailangan mo na i-submit ngayon. Paano yung proseso natin for that? Sa ngayon po, ang ginagawa po natin dyan, tinatawagan po natin. So, meron po tayo, sa bawat opisina po natin, meron po tayong mga, kumbaga, aside from sa ating call center, meron po tayong mga tumatawag sa mga members natin. May team na in charge doon. Team po na. Ito po, ready for e-crediting na po yan. So, kindly submit po your declaration of pendency and non-pendency of case. So, ganun po. May sistema ng ganun. At least assured sila na they'll be receiving a call to remind them, no? Okay. So, sige, no? Ako yung tanong ko mamaya na tungkol sa erasures. So, mamaya tatanungin kita doon tungkol sa pagbubura. Diba? Minsan, ang dami mong erasure sa form. Okay ba yun? Or natatanggap pa ba natin yun? So, magbabalik po kami, no? Pinag-uusapan po namin yung pagbabawas sa mga documentary requirement na kailangang isumite para sa pag-a-apply ng anumang benefit claim or transaction dito po sa GSIS. At kasama nga po namin si OIC Manager Noel Alvarez at susi niya pong pinapaliwanag kung ano-ano na yung mga binago, no? Maybe later, pakita po natin yung comparison, no? Before and after, no? In terms of the number of documentary requirements na kailangan po ninyong isubmit sa pagbabalik po ng GSIS Members Hour. We'll be right back.
is the GSIS Members Hour and tinututukan pa rin po natin ngayong gabi ang binawasang documentary requirements para sa social insurance benefits at iba pang claims dito po sa GSIS. Sa pagpuproseso ng mga insurance claims at benefits, Noel, may mga concern kung saan ang mga special children na naulila ng mga government employees ay walang designated na immediate guardian. Paano natin sila matutulungan para agad nilang makuha mga benepisyong laan para sa kanila? So kagaya nga po na banggit natin kanina, so actually ang kailangan po talaga dyan, court order. So halimbawa po, if the guardian is not the natural parent, so kailangan po talaga ng court order. Pero meron nga po tayong tinatawag na or affidavit of guardianship po, supported by DSWD or barangay certification. So automatic na kailangan relative. Hindi naman po actually talagang relative. Pwede naman kasi po may basta instances na pwedeng talagang wala siyang relative na tatayo for kapitbahay him or nila. Yes, so basta nga po ito is mayroon po tayong form, affidavit of guardianship form, wherein ito nga po ay supported by DSWD or barangay certification. So, or barangay minor, certification. Where the minor or incapacitated dependent child is residing. So, syempre po, bilang ano naman po, barangay, alam mo, barangay chairman ka. So, kilala mo naman po na of good standing or character itong mag-guardian sa isang special child or sa bata, na sa minor. Ano mo doon, kasamahan mo sa barangay. So, it is, kumbaga, may binibigyan din natin ng power din yung mga barangay chairman na certify nila yun na okay of good. I think it's very important, ano? Kasi meron talaga instances na ganun na wala lang relative na naiwan and yet, may mga good Samaritans dyan na kumukupkup doon sa tao. Kanina, Noel, yung tanong ko, ano, paano pag yung isang application for, pagkadami-daming erasures, tinatanggap ba natin yun? Or, sabi, i-fill out nyo po uli kasi madami naman kaming form. Paano natin dinidil? Sa totoo po, dapat po talaga walang erasures yan. So, kung halimbawa naman po, ang nagpa-file dyan ay yung member mismo. So, pwede naman pong initialan niya. Pero, as much as, kang problema po, pag liaison officer po yung magpa-file. Tapos, may erasure. Kasi hindi naman po siya pwede talaga mag-affix doon. So, ang sinasuggest po talaga natin, since tama nga po kay BP March, marami naman po tayong form. Properly filled out po natin yung mga fields po doon, yung mga parts or even lahat po ng mga kailangan i-filled out po doon na yung tama po talaga. Kasi we are avoiding din na bakit hindi naman yan yung option ko? Sino nagbura niyan? Yes. Hindi naman ako nagbura niyan. Ito yung mahirap option. Yun, ah? Ito yung option ko eh. Mm-hmm. Bakit biglang nabago? Hindi naman ako nagbura niyan. Yeah. So, halimbawa gusto ko 5-year lump sum. Mm-hmm. Bakit uncheck may bura yung 5-year lump sum ko? May nag-check nung 18 months. Cash payment. Yun. So, yes, in the same way, Noel, na ito merong sobra-sobrang sinulat. Paano naman yung may mga naiwan na blanco? So, yun po. Ang atin naman po mga kagandahan po ng ating mga frontliners ngayon, tinitingnan po nila yan, yung mga forms. So, tinitingnan po nila yan kung ano po yung kulang. So, ina-advise agad po yung mga nagpa-file. So, halimbawa po, pan-filing matcha-check na yan. Opo, tinitingnan na po yan kasi napakalaking diferensya po kung halimbawa sa isang form lang, hindi mo napilapan yung portion na yun, eh napakahalaga nun. Mm-hmm. Tapos, madi-disapprove lang, requiring you to fill out the form, that completely, portion, you know? Completely. So, sayang po yung oras ipaprocess na sana natin, magiging pera na sana, pero dahil nga po kulang pa yung madi-delay. There will be a delay on the processing. Correct. So, paano natin, meron ba tayong way of determining whether itong sinubmit na requirement ay authentic o peke? Paano ba yun? Anong safeguard natin doon? Actually po, meron po tayong mga tinatawag na agency information sheet. So, ito po yung AIS na tinatawag. Lahat po ng mga signatory, halimbawa po, you are authorized to sign on the retirement application. Mm-mm. Meron po dyan head of the agency. Meron pong specimen, parang specimen signature. So, atin po mga frontliners po yung ginagamit nila yan para as basis to check kung authentic ba yung, ito ba talaga yung perma ng head of agency.
So, at saka siguro po with this show or yung po ating tinatawag na ito po ay pinapaalala natin sa lahat na lahat po ng portion po doon ng application po, mayroon pong warning portion doon sa taas. Ano yun? Na ito po ay you should sinasabi po natin na ang form po niya yan is direct or basahin po natin. Sige, na basahin. So this is a warning po sa form po. Sa bawat form po, mayroon pong tinatawag ng warning. Direct or indirect commission of fraud, collusion, falsification, misrepresentation of facts, or any other kind of anomaly in the accomplishment of this form or in obtaining any benefit under this application shall be subject to administrative, civil, and or criminal action. So, napakaliwanag po na itong forms po natin ay nagpapaalala din na ang bawat membro po, wag na po nating i-falsify yung expected na wag maayos na po, talaga. Wag po tayo mag-represent ng facts kasi misrepresentation of facts kasi later on madidiscover din. So, ayan, next question ko. Paano ko na-discover natin na talagang niloko tayo nito, minali-mali yung iba-iba yung nilahad na tawag dito facts sa kanyang application, ano? Paano ko napatunayan natin na merong ganung misrepresentation? Paano kaparusahan na natatanggapin nila? Forever na bang hindi nila matatanggap ang benefits? Meron ba tayong ganon? May habol pa ba? Actually po, ganito po yan. I-determine po natin kung kailan nangyari o na kailan natin na-discover yung misrepresentation of facts or falsification. So, halimbawa sa application pa lang, nakita natin na mayroon ng falsification. So, we should immediately inform, lalo na yung mga frontliners natin, our immediate supervisor, for them to let know na itong tao na to nag-falsify ng document. So, ito naman po, inform din natin, the agency, GSS, should inform the agency, concerned agency or head of agency on the incident that happened for their appropriate action din po yun. Kasi, kagaya nga po sa warning, kung talaga pong patunayan na they falsified the documents, that is subject for administrative, civil, or criminal action wherein, sabi nga po niyo, nabanggit niyo din kanina na may minsan po pagka na-decision na niyan, may forfeiture of benefit. Yes, so, pwede. Yung mga ganong ano, depende po sa case. Pero, halimbawa naman po, nabayaran na natin. Doon natin later on, nagreklamo na meron pala siyang kagaya doon sa declaration ng pendency and non-pendency. Meron pala, may case pala siya. Mm-hmm. Tapos later on, may nag-inform sa atin, may case to, bakit nabayaran? So, yan po, kailangan po natin kung talagang dapat hindi sa kanya, hindi natin dapat na ibigay sa kanya, magdi-demand letter po tayo. Mm-hmm. Then, pag hindi niya nag-comply yan, so, meron po tayong legal services group na i-elevate na po natin dyan for action for collection. Mm-hmm. So, may mga ganun pong process din na unang-una, sabi ko nga, ulitin po natin, just abide po dun sa kung ano po yung tama talagang besides naka-tie up naman tayo with all the other agencies, so meron din yung list na binibigay sa atin kung sino-sino to may mga pending cases. Actually may mga agencies po na nagbibigay din sa atin, so, ano? Tapos ang ano nga lang po natin is as a form, as a documentary requirement, so we remove clearances from other offices. So we just require yung declaration of pendency and non-pendency wherein you should talaga, since naka-sworn ka doon sa under oath ka sa isang harap ng notary public or the administrating officer mo. So, talagang dapat ano yung tama. Tama lang dapat yung ilagay doon. Information. No? Kasi legal document yun. Okay, last question na namin to sa'yo. Siyempre, Noel, no? Ang haba pala ng ano na to kasi interesting din. So, anong last word mo, no? Para advice mo na para mas mapabilis yung pagsasubmit ng kanilang documentary requirements at pati na rin pagpabilis ng pagproseso ng kanilang mga kasi claims. Naka-link talaga yun on how they submitted their documents, ano? Mm-hmm. Apo. Una po, dapat po alam natin yung mga documentary requirements. Okay. So, napakadali na pong alamin. Kasi dati po, 15, naging 8,
4, naging 2. So, siguro, napakadali na nating alamin kung ano yung mga documentary requirements. Mm-hmm. So, and it should be properly and completely filled out. Ibig sabihin po, lahat po ng portions doon, mm-hmm. eh, kailangan po natin lagyan ng tamang data or mm-hmm. information. Kasi po, alam nyo po, pag po, kagaya po nabanggit ko kanina, kung simple lang po na hindi nyo natin na-check yung option, tapos, natanggap po siya kasi bulk. Minsan po kasi bulk submission, so through the liaison. So, minsan po talagang ipa-file lang, ipa-file po yan na minsan nakakalimutan din na-check na ay, kulang pala ng option. Tapos, dadating na sa process ng claim, pa-process na sana siya. So, madi-disapprove. Ibig sabihin, we will temporarily disapprove kasi there should be properly filled out form. So, sayang po yung oras. So, ina-advise po natin na every details po, information needed on that form, particularly the new forms po, lagi po natin yung kompletuhin para po avoid na rin po natin yung mga ibang mag-hinder or yung pagbilis ng processing. Mm-hmm. At the same time, again, yun pong mga warning ano natin na it should be always true yung information and no falsification or misrepresentation of facts. Oo, isa na lang habol ko. So, paano natin pinaalam to sa mga agency authorized officers ba? Are they already aware na, nagbawas na kami ng documentary requirements, therefore, ito na lang yung mga kailangan i-submit? Opo, meron din po tayong, sa bawat offices po din natin, meron po tayong mga listahan na pinamigay na yung mga checklist po natin. Ayun. Kasi di ba, dati po may checklist tayo. So, kanina nga po, umingi ako ng lumang checklist. So, wala na po yung lumang checklist bago na po yung nandito. So, ibig sabihin, updated talaga na yung ating mga dun sa frontliners natin na ano ba yung mga dating requirements. So, wala na po dito yung bagong checklist na po itong nandito. Talagang shorter version. So, yun na yung mindset. And of course, sa ating website, andun na yung shorter version ng ating requirements, ano? Okay, papaalam na ulit tayo maraming, kay Noel. Maraming salamat, OIC Manager Noel Alvarez from our Pasig Extension Office, sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon. I'm sure maraming natutunan ng ating mga manonood, pati tayo. Oo, no? Kasi nag-a-apply din ho kami ng GSIS loan. May mga ka-benefit rin kami, no? Yes. Na ina-applyan. Marami pa po tayo mga announcements sa pagbabalik ng GSIS Members Hour. Thank you. Thank you. Naka-tune in pa rin po kayo sa GSIS Members Hour. And at this point, meron lang po kaming ilang mahalagang announcements ni Bo. Okay. Yes, una-una po, extended po until June 30 ang Housing Remedial and Restructuring Program. Mangyari po lamang na tumawag ko kayo sa telephone number 847-4747 para gumawa po ng appointment. Again, extended po until June 30 ang Housing Remedial and Restructuring Program. Okay, at ongoing pa rin po yung Help Home Emergency Loan Program until June ito, no? March. March 9. Until March yung ating Help, March 31. Yan po ay pwede pong mag-avail niyan dun po sa mga aming miyembro na nakatira sa 126 worst hit areas ni Yolanda. And okay. Of course, yung pong affected ng Typhoon Agaton sa Northeast Mindanao. Opo, extended po until March 9 ang application natin para sa emergency loan. Yes, at ang natin, alam ko recently na-approve ng board na ginandahan pa yung package, no, para doon sa ating Agaton hit affected members. Itinaas po yung credit limit to 40,000 at na-waive po yung pagbabayad ng 12
monthly amortization para sa renewal. So, hindi na kailangan na i-meet nila yung mga requirements na to. Okay, so isa na naman pong napaka informative na topic ang naihandog namin sa inyo ni Bo ngayong gabi. Napaka-importante po na talagang bilang bahagi ng pagbibigay ng isang responsive service ay bawasan natin yung mga documentary requirement para hindi na maging pagpapahirap pa sa ating mga miyembro at pensyonado. At yan naman po ang talagang nasa isip ng ating Board of Trustees sa pangunguna ni Chairman Daniel L. Lacson Jr. at Vice Chairman at ang aming PGM Robert G. Vergara. And yes, of course, kaakibat ng pagbabawas ng ating mga requirements, ang electronic release ng mga social insurance claims para mas lalo pang mapabilis ang pag-release ng mga benepisyo para sa ating mga stakeholders. Okay. Hanggang sa muli, ako po si Bo Sanchez. At ako naman po si Marge Jorillo. Magkita-kita po tayo, same time, same week, Friday, dito pa rin po sa PTV, sa GSIS Members Hour. Good night everyone and God bless you.